Guys, tingnan nyo kung nasan ako. After ko mag-deliver, dito ako napadaan sa kalsadang ito. At ang makikita ko rito ay hindi ko talaga inaasahan. Huminto muna tayo para tingnan ko anong meron dito. At napakaraming abandoned na sasakyan ang iniwan lang dito, guys. Kung bibilangin natin yung sasakyan, 6 na sasakyan yung nandito sa place na to. So habang tinitingnan-tingnan natin, makikita natin na talagang matagal na tong walang nakatira. Kasi yung mga puno dito at saka yung grass ay talagang nag-overgrown na. Ayan, may isa pa tayong nakitang sasakyan sa may bandang likod. Hindi ko napansin, nandito pala yung bahay, dito lang sa may likod. At talagang bumagsak na din yung bandang gitna ng bahay. Halos hindi mo na nga talaga ito makita dahil natatakpan na siya ng mga puno. Itong place na to ay talagang tagong-tago at ngayon lang talaga ako nakadaan dito sa kalsadang to. For some reason, marami talagang bahay dito ang abandon. Marami ang nagtatanong, marami ang nagtataka kung bakit napakaraming bahay ang abandon. Pero I'm sure lahat ng mga places na ganito, lahat ng mga bahay na ganito na inaabandona ay may kanya-kanyang kwento. At dito nga may nakita pa tayong isang sasakyan. Kung mapapansin natin, wala talaga siyang katabing bahay, guys. Habang nandito ako sa place na to, chinik ko rin yung address na nandito. At itong bahay na to ay hindi siya binibenta. Wala siya sa market. Tininay kong makita ang history ng bahay pero wala din tayong nakita. Nilapitan natin tong isang sasakyan na to at kung makikita natin, medyo okay pa. Kaso yung parang yung salamin wala na. Tapos sa likod nga nito ay may nakita pa tayong bahay na talagang wala na ring bubong. Hindi ko sure kung gaano nakatagal dito walang nakatira. Pero kung titingnan natin yung lugar, parang taon na tong inabandona. Tinataray kong makita kung nasaan yung pintuan ng bahay na ito at I think ito yung bandang likod ng bahay. Pero habang tinitingnan-tingnan natin, halos hindi mo na talaga makita kung yung harap ng bahay ay pwede pang daanan. Pero I think hindi na rin. Nakita natin na itong bahay ay medyo mataas din. So I think hindi siya trailer na bahay, parang regular na bahay lang to. Mostly na nakikita ko na kapag abandon a bahay, ang talagang unang bumibigay is yung bubong. Sa katagalan nga ay nasisira talaga ng mabilis yung bubong at tuluyan na talagang nasisira. Hindi natin alam kung bakit inabandon na yung napakaraming sasakyan, ano? Na halos hindi nila nagawang maibenta yung mga property nila dito. Naglakad-lakad tayo dito at may nakita tayong parang maliit siya na boat. At dito parang may maliit na sapa din. Grabe yung lugar dito. Talagang sobrang rural talaga. Yung as in, wala kang makikita na tao. Yung akala mo sa movies mo lang makikita dati, pero totoong-totoo pala. May mga nakita din ako ditong ilang bahay na I think hindi siya abandoned. So after nito, naglakad-lakad ulit tayo at dito sa the same na kalsada, may nakita ulit tayo na isa pang bahay. Itong bahay na to ay nakita natin na nakabukas. Sira na yung pinto at makikita mo talaga yung loob ng bahay. So sa nakikita natin, yung mga halaman dito ay nag-overgrown na rin. At talagang iniwan na nilang nakatiwangwang, pati ang mga basura nagkalat sa labas. Nag-ikot-ikot pa tayo kung anong pwede nating makita dito. At guys, may nakita tayong trailer dito sa gilid ng bahay. So etong trailer na to ay medyo malaki din at hindi lang trailer ang nakita natin. Isang yachts ang nakita natin dito sa gilid din ng bahay na halos katabi lang din ito ng trailer. At kung makikita natin, talagang tinubuan na siya ng mga halaman. Patunay na itong places na to ay talagang taunang walang nakatira. Nasa the same road lang tayo, guys. Maano pa yung bahay? Malaki-laki pa yung bahay. Kung mapapansin natin na ito yung daanan
bago ka makapasok sa bahay. At I think yung nakatira dito ay disabled. Kasi mostly na tao na kapag disabled, ganito yung itsura ng ano nila para mas mabilis silang makadaan. So for sure na ang nakatira dito ay gumagamit ng wheelchair. Sayang yung bahay guys, maayos pa sana. Kaso talagang ano siya, talagang madumi. Yung hindi na talaga siya nalinisan. So sa makikita natin, talagang yung mga halaman is na ano na, talagang nag-overgrow na talaga. Sinilip natin yung bahay at ito yung itsura sa loob. Sa makikita natin, talagang basura yung nasa loob. At naiwan pa yung ibang gamit dito, nandito pa yung rep. May mga upuan, may mga pots, may mga cabinets. And then mostly sa palapag ay talagang basura na. Nakita natin may hagdan dito sa may likod ng pinto. At dito nga sa labas ay puro na rin basura, ayan. Feeling ko yung nakatira dito, talagang nahirapan talaga siya sa buhay. Yung as in siguro wala siyang halos relatives na pwedeng tumulong sa kanya. Pero nakakapagtaka yung property, sana na ibenta na lang nila yung mga nandito, katulad nito, no, yung trailer, yung yachts. Pero wala tayong nakitang sasakyan guys. Grabe tong trailer na to. Ito yung pangarap kong magkaroon ng ganito. Pero sa ibang tao, iniiwan lang nila. Hindi natin masabi kung anong nangyari sa may-ari ng bahay na to. Siguro sa katandaan ay namayapa na din siya.